Alam naming naghahanap kayo ng masarap at sulit na mga kainan, parati yan. Parang hindi na nga masyadong uso ang nagluluto sa bahay. O ito na, sagot namin ang mga latest, mga uso at favorite food na swak sa panlasa. Mga restaurant na may mga special treats at bagong gimmick with the holiday season. Mga bagong putahe at promo with K-pop entertainment. Saan ka pa, di ba? Kaya naman, i-ready na ang mga tiyan at tikman nyo na ang mga certified rated Corina approved. Heto at kami na ang unang babati sa inyo ng Merry Regalo ng mga resto. Welcome to the Chinook Festival. K-pop stars, may libreng pa-concert? Noong una tayong nakita, inagawang kita. Mala teleseryeng kwento at experience ng mga customers sa isang resto. Bumibida at napapanood habang kumakain? At totoo ba, may libreng pasyal sa mini zoo? Pagkatapos mag-dine-in treat ng isang high-end event place. Lahat yan paandar at early Christmas gift ng mga restaurant dito sa Metro. Nabusog ka na, kinilig ka pa. At bonus pa ang good vibes. Kung relaxation at food trip na yung darating na Pasko ang hanap nyo, this is the place to be. Wala pang isang oras mula Maynila, mararating mo na ang Nature Farm Resort and Events Venue na ito sa San Mateo Rizal, ang Estancia de Lorenzo. Matatanaw dito ang pinakamahabang rainforest ng Sierra Madre. One-stop shop na itong maituturing kasi kumpleto sila sa amenities. Meron silang 20 modern Filipino theme na mga villas, wellness at activity centers at ATV para sa mga mahilig sa adventure. Hindi lang din iisa kundi 4 na restaurant ang pwedeng pagpilian na kakainan sa lugar na ito. Nandiyan ang Lorenzo's, naghahain ng mga paboritong ulam ng Pinoy gaya ng escabeching lapu-lapu with lychee sauce at laing na may sahog na bagnet. Sa Bistro Manuel, hinahain nila ang Mediterranean-inspired food gaya ng mango habanero and yakitori chicken wings, seafood pesto at chef's warm salad. Lahat ito perfect i-partner sa red wine o cocktail. Estancia de Lorenzo is open ng 24/7. Estancia de Lorenzo has 4 different outlets. Talagang families, friends, couples. Yung kare-kare, crispy pata, then the laing. Ayan yung mga staple food ng mga Pinoy. So whether may okasyon o wala, talagang yun ang hahanapin mo. Parang ang gusto mong kainin araw-araw, hindi mo pagsasawaan. But wait, there's more! Dahil kung pagkain ngayong Pasko ang pag-uusapan, syempre hindi pwedeng mawala ang ham. Pero dito sa Estancia de Lorenzo, ang kanilang ham gawa sa Peking Duck Social. Ang duck ham kasi meron yung distinct taste. Talagang, alam mo talaga, merong notable taste from chicken or from pork. Talagang malalaman mo na ito duck. May merienda rin pwedeng pagpilian sa farmyard. Ang kanilang pambato dito, good view dahil kita dito sa rooftop nila ang halos kabuuan ng San Mateo Rizal. Pero ang pinaka-highlight, after dine-in, libre ang tour sa kanilang mini zoo. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Para naman sa mga mahilig sa fried chicken, this place is heaven. Iba-ibang mga flavors na timpla ng Koreano ang inyong makikita dito sa BBQ Chicken, kaya kailangan pumunta na. Hindi lang kasi isa, kundi 6 na klaseng fried chicken ang pwede ninyong pagpilian. Sa mga cheese lover, meron silang tinatawag na cheese ling chicken.
Sa mga mahilig naman sa maanghang, subukan ninyo ang Hot Spicy Chicken at Hot Crispy Chicken. Meron din silang tinatawag na Secret Chicken, Gangnam Style Chicken, at ang Classic Golden Fried Chicken. Lahat ng yan from South Korea with love. At ang nasa likod ng masasarap na klase ng fried chicken na yan, walang iba kundi ang negosyanteng si Luis o mas kilala bilang Manong Chavit Singson. Anyong maseo, handa na ba kayo? Si Manong Chavit Singson ay kilalang politiko at negosyante. At sa kanyang madalas na pagninegosyo sa bansang Korea, napansin niya ano ba itong chicken na restaurant na pinipilahan ng maraming Koreano. At ito na nga ang BBQ Korean Chicken na dinala niya dito sa Pilipinas para matikman nga naman nating mga Pilipino. Siyempre, nandito na, no? 4 branches na. Makitikim tayo, siyempre. Nung dinala ko rin nung may-ari, may habang mesa, ang daming hinanda. Ako, may kasama ba ako? May ko lang may ibang guest. Ang dami. No, kayo lang. Eh gusto yung may-ari, tingman ko lahat yun. Masarap. Hindi na nga ako kumakain ng chicken eh, pero nung datikmang ko, kumakain ulit ako. Ang franchise ng fried chicken restaurant ni Manong Chavit ang pinakasikat at nangunguna sa South Korea. Madalas nga itong mapanood na kinakainan ng mga sikat na Korean actors sa mga favorite nating K-dramas. Sa katunayan, meron lang naman itong mahigit 3,000 branches sa buong mundo. Kaya proud si Manong Chavit na dalawa sa branches nito, siya ang may-ari. May good news din si Manong dahil umasa daw ang mga Pinoy fans na simula na ang pagbisita ng mga Korean star sa ating bansa. Ang BBQ chicken kasi, isa sa pinakamalaki na company sa Korea. Meron silang Chicken University. Kaya nung punta ko ron, may mayroon building doon, tirahan nila lahat yung mga nag-aaral. Meron sa isang building, puro kitchen. Doon nag-aaral lahat yung mga chef nila. Welcome to BBQ Chicken's Chimens Festival. Bilang first anniversary ng BBQ Chicken dito sa Pilipinas, idinaos last week ang sarili nating bersyon ng Chimek Festival. Marami ang kinilig at hindi magkamayaw ang saya at sigawan dahil Buena Manong Treat ni Manong Chavit ay ang pagharana sa mga Pinoy ng K-pop superstars na sina Lee Sung Gi at Nancy ng Korean girl group na Momoland. They are celebrating their 1-year anniversary here in the Philippines. Ang Chimek Festival ay taunang selebrasyon sa Korea kung saan sama-samang kumakain ng fried chicken. At nag-enjoy na umiinom ng beer ang mga Koreano. Galing ito sa salitang chi na shortcut sa salitang chicken. At mek na ang kahulugan naman ay beer. Gaya natin mga Pinoy, paboritong pagkain ng mga Koreano ang fried chicken. Madalas nilang ipartner sa beer. We'll be putting up a building, a development na Little Seoul. Ang Seoul, capital ng Korea. So, kukopyahin namin lahat yung mga tourist area nila doon. Tatayo natin dito para mas marami na naman tourist and yung mga mismong artista nila roon at dadami rin dito pupunta. Uy, kung pagkaing Pinoy naman ang gusto mong ihanda ngayong Pasko, yan naman ang specialties nitong sikat na restaurant na itinayo ng negosyanteng si Jerry Apolinario. Ano ang basis mo kung nasasarapan ka, ganun lang? Basically, kung nasasarapan yung kaibigan ko, yung mga friends ko. Okay. So, that's how it started. Ang sarap mo naman maging friend. Parati mong pinagluluto ang mga friend mo. Friends, so, and family, especially family. Ang kanilang mga bestseller, perfect pagsaluhan ngayong Noche Buena. Gaya ng all-time favorite na kare-kare, inihaw na pusit, crispy pata, at ang kanilang sisig.
Pinaka gusto ko dito na in-order namin palagi yung ano, iniyaw na puset. Kasi kapag iniyaw na puset, masarap siya kasi dito pag nag-chichin ka, inom-inom minsan, di ba? Tapos ang maganda kasi dito, kumbaga parang yung mga hanap mo na lutong bahay, makikita mo siya dito. Sa favorite ko ay ang kare-kare nila. Kasi masarap, hindi masyadong maalat, or yung bagoong tamang-tama lang, tapos yung gulay masarap. Kwento ni Jerry, ang kanilang mga bestsellers ay mga ulam na madalas daw lutuin ng kanyang nanay. Lahat daw ng mga ito pinasarap ng labor of love. Kaya naman, binabalik-balikan ng mga customers. Mula sa isa, ngayon umaabot na sa mahigit 100 branches. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa mga bansang US, Singapore, Qatar at UAE. At sa loob ng 25 taon, hindi lang panlasa ng mga Pinoy ang nahuli ng Jerry's dahil ang kanilang mga pagkain naging kasalo na ng bawat Pinoy sa kalungkutan o kasiyahan. Sa mga gustong kumain sa kanila mismong tahanan, alok nila ngayon ang Cater to Go. Nagde-deliver na ang Jerry's ng mga favorite ninyong putahe. Binibida rin nila ngayon ang masasarap na panghimagas, ang Milky Shakes na overloaded sa flavors at tamis. Tinamaan na yata ako. Ang ganda niya talaga. Pero bukod sa nagsasarapang pagkain, ang kanilang gimmick, abay may serya sila ng mga short movie na ang bida ay ang mismong mga customer nila at kanilang karanasan sa Pinoy resto na ito. May chill lang, may pang heartbroken, meron ding love story. Aliw, di ba? You remember roses. Sige, all is forgiven. Eat na. Okay ka lang? Ang hirap ng kanin eh. Food is life. Minsan lang sa isang taon ang Pasko. At ngayong darating na Christmas, bakit nga ba hindi natin busugin ang ating mga sarili, mga kaibigan at pamilya, at mga mahal sa buhay ng mga pagkain hindi lang masarap, kundi masarap ding pagsaluhan, kasamang iba't ibang paandar at treat ng mga best resto in the metro. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro.